ay mag-alay ng panalangin sa pamagitan po ng bahagi ng ating ebanghelyo para po sa araw na ito. Ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ni Inang Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth o ang Visitation. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Lucas. Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang umabot, lubos kang pinagpala sa mga kababaihan, pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman akot na parito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang inyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol ng aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan po ay bahagi ng ating gospel para sa araw pong ito, ang Visitation, second joyful mystery sa ating pong Santo Rosario. Ang una po ay ang Annunciation, pagkatapos pong ibalita kay Maria na siya ay magiging ina ni Jesus, siya po ay dali-daling pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth para dumalaw at nanalig si Maria sa sinabi sa kanya ng anghel na siya nga ay magdadalang tao. Alam nyo, nang magsalita si Elizabeth, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Tinawag niya ang kanyang pinsan na higit na nakakabata sa kanya na ina ng aking Panginoon. Si Maria po ay isang teenager, mga 14 to 16, samantalang si Elizabeth na kanyang pinsan, buo, ay senior citizen na. Dalawa po silang ngayon ay nagdadalang tao. Hindi karaniwang mga tao ang kanilang nasa sinapupunan sapagkat ang dala-dala po ni Maria ay ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan at si Elizabeth naman, ang dala-dala niya ay ang magiging tagapagbunyag ng tagapagligtas. Kaya ang nasa tagpupong ito, hindi lamang dalawang babae, kung hindi apat silang lahat. Apat na buhay ang magkaharap. At sumikad nga po sa tuwa itong si St. John the Baptist noong matapat na mapatapat siya kay Jesus na nasa loob pa ng sinapupunan ni Maria. Tandaan po natin, ito pong nangyari sa dalawang kababaihang ito ay isang patunay na ang Panginoon ay kayang magbigay ng buhay sa mga tao na tinatawag na mahihina. Alam niyo naman, mga kababaihan ng panahon nila, tinatawag na mahihina. Pero hindi lamang po yon. Si Maria ay isang birhen. Hindi pa po siya nagalaw ng sinumang lalaki, pero kaya ng Diyos magbigay ng buhay sa kanyang sinapupunan. Samantalang, ang kanyang pumpinsang si Elizabeth naman ay nakatatanda na at tinatawag na baog. No? Pero nagawa ng Diyos na magbigay buhay kay Elizabeth. Yan po ang napakagandang hiwaga na ginawa ng Panginoon sa buhay ng dalawang babae. Ang sinasabi ng Panginoon, kaya niyang magdulot ng buhay sa lahat ng tao. Dumako po tayo ngayon sa ating mga kasamahan sa Sambuhay Interactive dyan po sa St. John Vianney Parish, Makati City. Pakinggan na po natin sila sa pagsisimula ng kanilang Sambuhay Bible Interactive, Father Pao at mga kasama. Yuhu! Hintayin lamang po natin sandali. Sila po ay magmumula sa parokya ng St. John Vianney Parish. Isang magandang gabi po sa ating mga kasambuhay at kapanalig. Nandito na naman po tayo sa isang bagong parokya na makikilala natin ngayong gabi. Dito lamang po sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter!
Nandito po tayo ngayon sa St. John Mary Vianney Apo. Sa Sembo, Makati. At ako nga pala si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Ako naman po si Brother Ian Gabriel Ceblano ng Society of St. Paul. Hello, hello po dyan sa ating mga viewers sa ating live streaming via Facebook, no, Father? At yung mga listeners natin sa Radio Apo, Veritas, syempre. Alright. At mamaya, makapanayam natin ang kanilang butihing parish priest na si Father Benjamin Hugueta Jr. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang ating mga contestants po ngayon, no? Opo, ang ating mga participants sa ating Bible Encounter. Alright, meron tayong apat na team with 3 members each. Una po ang Team John Vianney or ang Yellow Team na binubuo ni Joseph, ni Dave at ni Nicholas. Yes, yun. Punta po tayo dito. Yan. Ipakita niyo yung inyong mga sarili. Yan. Kaway-kaway yan sa ating camera. No? Yan. Ang nagagawa po. Yellow team. Yellow team. Next, ang ating blue team ay binubuo ni na Sandra, ni Angel at ni Sandro. Yun. Ang blue team or Team Augustine. Ang daming fans. Yes. Tine-cheer nila yung isa't isa, no? Kahit tama. Contest ito. That's right. A very nice That's attitude. Right. Yan. Good. Alright. Ang ating next team ay ang Green Team or ang Team Thomas Aquinas. Sila po si na Arvin, si Carlo, at si Francis. Yan. There they are. Kaway-kaway sa ating camera. Yan. Andito po yung mga anak nyo, mga kaibigan nyo, classmate nyo. Andito po sila. Alright, kaway-kaway. Ayan. Thank you very much. And ang ating last team po, ang ating Red Team or ang Team Teresa, na binubuo ni na Charles, ni Chester, at ni Fatima. Ayan. Alright. Parang sila yung pinakamalakas ang cheer, ano? Oo nga. Parang sila ang pambato. Feeling ko sila ang mananalo mamaya. Tingnan natin mamaya yan, Father. Inaabangan ating, talaga natin. Bible Encounter, sa ating quiz mamaya. Ano? Okay, handang-handa na ba kayo? Yes! Yes. So isang paalala lamang na ang ating mga readings ay mula po sa June 2 at sa June 8, no? Sunday hanggang sa darating na Sabado. Ayan. Right. So, handang-handa na sila, pero mamaya pa natin sila makakapiling muli. Mamaya pa ang ating tagisan ng galing sa salita ng Diyos. Dito lang po yan sa St. John Mary Vianney, dito po sa Sembo, Makati City. Okay, right, back Albert? To you muna, Father. Right. Father Ian, mula sa Sembo, Makati City, St. John Mary Vianney. At mamaya po ibabalik kami para sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive. Samantala po, isa munang paalala mula sa ating kumpila. Sambuhay Interactive. Makinig! Kapanalig ngayong Year of the Youth, ating ipagdasal ang tagumpay ng bawat kabataan na itaguyod ang maayos, payap at mapayapang pamumuhay sa ating lipunan. Naway magsilbi silang mabubuting tao, matulungin sa lipunan at gumawa ng tama at nakabubuti sa lahat tungo sa pag-unlad. Kaya pahalagahan natin ang kanilang mabuting misyon. Naway magsilbing tagapagpadaloy ng mabuting balita ng Panginoon. Ako si Bishop Jesse Mercado mula sa Diocese ng Parañaque. Makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-log on sa www.veritas846.ph. Sumainyo ang katotohanan. Numero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa South Star Drug, Mega Generics, Budget Botica, Loktaw Drugstore, DSK Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Ang aking mga paa
sa katotohanan tungo sa katuparan ng buhay. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Welcome back mga kapanalig, mga kasambuhay sa ating pong Sambuhay Parish Bible Interactive dito po sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Salamat po sa ating mga sponsor, ang Mixed and Herbal Coffee na gumaganda ang ating bowel movement. Ito po mga kasama ko dito sa studio ay mag-a-abroad na. Hindi pa kayo nagpaparamdam ng sample ng inyong coffee. Nananawagan po kami sa ating sponsors. Sana po mapadala kayo dito ng sample. Gusto rin niya ng makasama natin sa technical side. Naghihintay sila ng Sambuhay Mixed and Herbal Coffee. Diba? Ngayon po ay balikan natin ang ating discussion tungkol sa sharing. Tungkol sa ating fiesta ngayong araw na ito, ang Feast of the Visitation. Alam naman ninyo na kapag tayo ay nagkakasakit, kahit na kuminsan sinasabi natin ayoko magpadalaw, no? Pero oras na dinalaw ka na ng mga mahal mo sa buhay, natutuwa rin naman tayo, na appreciate din naman natin, di ba? Kuminsan paayaw-ayaw tayo kasi may mga dahilan tayo, sasabihin natin ayoko makita nila ako sa ganitong ayos, no? Para bang it is also a good practice to allow people to love you or to show expressions that they care, no? Kapag kayo ay mahina, may sakit, haya naman ninyo na kayo ay dalawin. Yung iba kasi ayaw, gusto lang nila makikita sila kapag they are well and strong and healthy, ma-pride kung minsan, ano, gusto natin eh kapag nakaayos lang. Pero sasabihin, naku, ayokong dalawin nila ako, makikita nila itsura ko dito, wala akong kaayos-ayos, no? Pero yun ho ang diwa ng piyesta ng Visitation, yung we are not alone. We are not alone. Yun ang naraman ni Mama Mary. Kasi kung siya man ay kinausap ng anghel, nakita niya ngayon na yung sinabi ng anghel sa kanya ay totoo din kay Elizabeth. At napakahalaga na we share our deepest joys, no? Kapag meron tayong karanasan na talagang masayang masaya, hindi natin pwedeng sarilinin yan. We need at least one person to share our joy with. Ito po ang ginawa ni Mama Mary. And also, kailangan din natin na ma-validate yung ating experience that it is real. It is real. Totoo nga. Totoo nga. No? Ito naman si Mama Mary, antemano, pagpunta niya kay Elizabeth, naniwala na. No? Pag alis pa lang niya sa kanyang bahay, naniwala na. Kasi ito yung sinabi ni Elizabeth, no? Blessed are you who trusted that the words spoken to her are fulfilled, no? And that these words were spoken by Elizabeth, not by her own self. Sinabi po ito ni Elizabeth, sabi ni St. Luke, because puspos siya ng Holy Spirit. Puspos siya ng Holy Spirit. Ngayon pong pagtatapos ng Month of Mary, Marian Month, Month of May, napakaganda pong paglalagom ito, kapistahang ito. Paalala sa atin na sana kapag tayo po ay pumupunta sa isa't isa, nagkukwentuhan tayo, ang dala po natin ay tidings of great joy. Kagaya ng ginawa ni Mama Mary and Elizabeth. So, tandaan po natin, tayo ay hindi nag-iisa, ang ating karanasan ay mahalaga sa isa't isa sapagkat lahat po ng nangyayari sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Ayan. Sa darating pong linggo ay meron tayo namang isang kapistahan, ang Solemnity of the Ascension of Our Lord. Darating pong June 2, ngayon pong linggong ito. At pag-akyat ni Jesus sa langit. Kung si Mama Mary po ay iniakyat, she was assumed into heaven, hindi po kaya ni Mama Mary umakyat mag-isa. Siya ay iniakyat ng Diyos, si Jesus iba naman po. Siya mismo, on his own, umakyat siya. Pag-akyat ni Jesus doon sa right hand of the Father, kagaya ng ipinangako. Siya po ngayon ay naroroon na
At ito po ay sinabi ng ating mga evangelists, bagamat bahagya lamang yung kanilang kwento tungkol dito, pero makikita po natin ito sa pagtatapos ng Saint Luke. Yan, si Saint Luke. No? At sa pagsisimula naman po ng Acts of the Apostles. No? Ito po ay signal ng pagtatapos ng public ministry, public life ni Jesus. But at the same time, ito po naman ay pagsisimula ng buhay ng simbahan. Kaya nga po sinasabi na itong Ascension Sunday ay birthday of the church, no? Dahil nagsisimula ang kumbaga ipinasa na sa mga tagasunod ni Jesus ang kanyang trabaho, ipinasa na, diyan na nagsimula. So merong natatapos, merong nagsisimula. Bakit po kailangan umakyat sa langit si Jesus? Bakit hindi naman niya tayo iniiwan, no? Hindi po niya tayo iniiwan. Sinabi niya sa kanyang mga apostol, "It is better for you that I should go so I can send the Holy Spirit." Kasi alam ninyo, kung si Jesus ay nanatili dito lamang sa lupa, kapag meron siyang kausap, halimbawa, na isang grupo ng tao sa isang lugar, halimbawa sa marketplace, yun lang yung maaabot niya. Yun lang ang kanyang reach. Kumbaga, kaunti lang. No? Pero, ngayong si Jesus ay nasa itaas na, ibinabay na niya ang Holy Spirit, kaya ang presensya ng Diyos ay nasa lahat na po ng dako. At ang divine presence ngayon ay nararanasan ng lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. At ang divine presence na yan nararanasan simultaneously. Hindi lamang dito lang muna, mamaya na doon. Hindi po. Maaaring nararanasan ng Diyos dito sa lugar na ito, at the same time doon sa lugar na yon. Yan ang kagandahan ng paghahatid ng pagpapanaog ng Holy Spirit. Pero nangyari po yan, unang-una, dahil kinakailangan muna nga hong umakyat si Jesus sa langit. Tapos na yung kanyang trabaho dito eh. Ayan po naman ang buhay natin, no? Merong natatapos, pero merong namang nagpapatuloy. Hindi naman tayo palaging pwedeng nandito. No? Agaya nga po dito sa ating pagbo-broadcast, natatandaan ko po, noong ako'y maliit na bata, isa lang akong listener sa isang pare, na inidolo ko si Father Ben Carrion ng Oblates of Mary Immaculate, OMI. Yan, yung religious congregation ng OMI na very active po sa Mindanao hanggang ngayon. Alam nyo, itong si Father Ben Carrion, meron siyang programa dito sa Radyo Veritas nung araw na ang title po ay, "If You're Okay, I'm Okay." Tapos naglabas pa siya ng mga libro under sa St. Paul Publication sa aming pong congregation. No? At sumusulat po ako sa kanya. Binabasa niya dito sa air yung aking letters hanggang sa nakapag-desisyon nga ako maging pare na rin. Sino ba mag-aakala na isang araw ako'y narito na rin sa booth ng Radio Veritas. No? Sa Ascension Sunday po ay ipinagdiriwang din natin ang 53rd World Communications Day. At ang ating pong Santo Papa, Pope Francis, ay meron pong tema na ibinigay sa pagdiriwang na ito. Ang sinabi po niya, based on the letter to the Hebrews, "From social network communities to the human community." Ito raw po yung ating goal, na tayong gumagamit ng social media, from social network communities to the human community. Kinakailangan to humanize, no, our use of the social media. At sa piyesta po ng Ascension, alam naman ninyo, tinatawagan din tayo not only to be eyewitnesses, but witnesses, no, of the risen Christ. Matagal na panahon na po itong dineclare na itong World Communications Day during the time pa po ni Pope Paul VI. At ngayon po ay nasa 53rd World Communications Day na po tayo. Bakit po nakatapat sa pista ng Ascension ang World Communication Day? Aho, yung pag-akyat ni Jesus,
Sinabi kasi niya sa kanyang mga apostles bago siya umakyat, you have to tell the world of the love of God. Na binigyan sila ng assignment. Ako'y aakyat doon, pero kinakailangan ipagpatuloy nyo, ikwento sa mga tao kung paano nyo na dinig, nakita at naranasan ang pag-ibig ng Diyos. At ito nakita ng mga apostol during the public ministry of Jesus. Yung ating ginawa, sabi ni Jesus, huwag nyo kalimutang ikwento. No? Sabi ko nga eh, you must not only be eyewitnesses, but now this time you must be witnesses. No? Dati eyewitnesses sila eh. Nakita talaga nila kung paano nagpagaling si Jesus ng may sakit, nagpatawad ng mga sinners. Pero ngayon po ay hinihingi sa kanila na magi silang tagapagbalita nitong mga nakita at narinig nila. Meron pong binigay na tips ang isang Archbishop para sa ating paggamit ng social media. Ito po si Archbishop Eamon Martins, no? Kung paano tayo gagamit na or sa digital highway ng mga social media. Number one, sabi po ng Arsobispo, be positive and joyful, no? Offer digital smiles. O, di ba may mga emoticon tayo? No? Pwede tayong palaging mag-offer ng joyful, ng smile. No? Remember that it is the joy of the gospel that we are communicating. At hindi rin pwede ang funeral faces kasi hindi tayo nagbebenta ng ataol, no? O kaya ng funeral plan, no? Tayo po ay evangelizers, good news. Number two, strictly avoid aggression and preachiness online. Oy. Kailangan magsabi ng good news pero don't be preachy. Papa, don't preach, no? Do not be judgmental or polemical, no? Try the approach of Pope Francis, which is tenderness and balm. Tenderness. Alam naman natin tender, di ba? Tender, juicy, tasty, just right to the bite. Pero yung balm po, pag meron kayong sugat, pinapahid dyan para hindi masakit. Yung pampasarap ng pakiramdam. Yun yung style daw po ni Pope Francis. No? Hindi masyadong hardcore. Eh, kasi hindi naman din ang style ni Jesus Christ. And style ni Jesus Christ was trying to go around with people, listen to them, no? Win them by His love. Number three, never bear false witness on the internet. No? Bawal ang sinungaling sa internet. Bawal ang fake news sa internet. No? Number four, remember ubi, caritas, et amor. No? Ubi, caritas, et amor. Charity and love. Ubi. Ano yung ubi? Yung, ha? Where love is, where there is charity, there is love. Yeah. Pero yung ubi din, pag ano, undas, yun yung niluluto, no? Halayang ubi, no? Pero iba ho ito. Where there is charity, there is love. Yan. Number five, have a broad back when criticisms and insults are made. When possible, gently correct. No? Kapag daw iniinsulto at kinikriticize, have a broad back. Ibig sabihin, be patient. No, don't fight back, but gently correct. No, sige lang, saksakin mo ako dyan sa likod. No, pero I will correct you only gently. No, okay. So dadako po tayo sa iba pang mga tips na yan sa pagbabalik po natin. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season.
Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa hudya at ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Magandang gabi po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig at andito po tayo sa St. John Mary VNA sa Sembo, Makati City. At handang-handa na po ang ating mga kalhok sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. That's right, Father Albert. At talagang excited na ang ating mga contestants, no, Father? Oo nga, parang Gina sila. Gigil na gigil. Yes. Pero bago ang lahat, yes. Father, i-review muna natin ang ating mechanics, no? Number one, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya, ang opisyal na contestant ng paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sumagot in English o sa Tagalog. Right. Ang mga maaaring gamitin lamang na reviewers po ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord, at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Ayan, at makinig ha, paunahan po sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong. Hanggang masagot ng tama ang tanong. 1 point po ang bawat tanong na masasagot ng tama, at ang grupo na unang makakaabot ng 3 points ang siyang mananalo. Kailangan hintayin niyo po ang aking sasabihin na salitang go. Go, yan. Okay. Ang dalawang hosts, kami po yun ni Father Albert, at isang guest po lang na judge, no? Ang bumubuo sa lupon ng hurado, at sila lamang, kami lamang, ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon po namin ay final and irrevocable. At syempre, ang ating mananalo ngayong gabi ay makakatanggap ng mga prizes mula po sa St. Paul's at iba pang mga sponsors. Pero huwag mag-alala yung mga hindi papala rin, dahil lahat kayo ay makakauwi din with consolation prizes. Yan. Everybody happy. So everybody happy! Right. Ayan, huwag na nating patagalin pa. Let's proceed. Tingin ko, malinaw na lahat. Yes. Okay na ba? Okay na ba tayo? Handa na ba kayo? Yun! Power! Alright. So, let's begin with our first question. Kamay sa dibdib. First question, multiple choice. Ayon sa Luke chapter 24, saan pumunta si Jesus at kanyang mga alagad, kung saan din siya dinala patungo sa langit? A. Betania, B. Galilea, C. Nazareth, and D. Eden. Go! Oops! Alright. Sino pong nauna? Ang green. Nauna po ay ang green team. Brother Ian. Green team. Sa Galilee po siya nagpunta. Galilee. So, letter B, Galilee? Letter C. B, Galilea. Alright, tama ba yun, Brother Ian? Ang B po, Galilea, ay mali! Mali. Go! Okay, still, sino po? Blue team. Blue team, yes. Betania po. Alright, Betania, A. Brother Ian, yun po ay Correct! 1 point, yes. Para sa ating blue team, yeah. Or Team Augustine. First point po ay napunta sa blue team, Team Augustine. Yes. Right. So pwede mag-steal. Pwede kailangan pa alert tayo palagi. First blood ay sa blue team, pwede pang humabol ang 3 grupo. Alright, okay. Second question ay true or false. Ayon sa Lucas chapter 24, nakataas ang kamay ni Jesus habang binabasbasan niya ang kanyang mga alagad habang siya'y dinala patungo sa langit. Go! Alright. Paalala lamang po, hindi po kailangan tagalan ng pagpindot. Alam ko po, excited tayo. Oh. Pero okay na po yung mabilis. Right. At mabilis sa pindot lamang. Oh. Ang sino ang nauna? Ang unang team ay yellow. Oh, John Vianney. John Vianney team. Right. Anong sagot? True po. True ba? True nga ba? Brother Ian, yan po ay Tama! Correct! Ayan. One point para sa yellow team. Para sa ating yellow team. Nakakatuwa sila, no? Ito lang ang nakatama, pero lahat sila masaya. Oh.
happy lahat ng groups. Ganun talaga ang mga kabataan ngayon. No? They're happy for each other. Correct. Number three, multiple choice po ulit tayo. Again, mula po sa Lucas or sa Luke chapter 24. Matapos ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa langit, saan lugar nagbalik ang kanyang mga alagad? A. Galilea. B. Jerusalem. C. Nazareth. And D. Sidon. Go! Alright. Alright. Ang una pong team ay ang Green Team. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Ano pong sagot ninyo? Letter A po, Galilea. Letter A, Galilea, Father Albert. Is that correct, Brother Ian? Ano? Mali po! Mali! Go! Yes, ang ating first team ay Blue Team. Blue Team ulit. Team Augustin. Letter B po. B I Jerusalem. Yan ba ay correct? Tama! All right. Good! 1 point para sa Blue Team. Right. Nakakadalawang points na. Nakakadalawang points na po ang Blue Team. Ang Yellow Team, 1 point. Green Team and Red Team, 0 points pa. Pero pwede pang humabol. Yes. Okay pa yan. Pwede pang humabol. Red and green. Number 4 question ngayong gabi. Multiple choice. Medyo mahaba. Makinig ng mabuti. Ayon sa John chapter 16, nang sabihin ng kanyang mga alagad kay Jesus na sila'y tunay na naniniwala sa kanya at hindi magtatanong pa, sinagot ni Jesus na darating ang araw na sila mismo ang mangiiwan kay Jesus. Gayunpaman, sinabi ni Jesus na kailanmay hindi siya mag-iisa. Sino ang sinasabi ni Jesus na kasama siya sa pagdating ng araw na iyon? A. Si Simon Pedro. B. Si Elijah. C. Si Elisha. At D. Ang kanyang ama sa langit. Go! Oops! Okay. Ang galing nung yellow. Nauna ang layo ng gap sa iba. Okay. Nauna talaga siya. Okay, Yellow Team, ano pong sagot ninyo? Letter A po. Letter A, Father Albert. Si Simon Pedro, tama ba? Mali! Okay. Go! Okay. Alright. Blue Team na naman ang steal. For the win. For the win, tingnan natin. Blue Team, yes. Si ano po, si... Ang kanyang ama sa langit. Alright. Which is letter D. Letter D. Ang kanyang ama ang sa kanyang langit. Ama sa langit. Okay. Tama ba yun, Father Albert? Parang hindi siya sure eh. Mukhang di sigurado. Patanong ang sagot niya eh. Ang kanyang ama sa langit. With conviction nga isa pa. Ang kanyang ama sa langit. Yun! Ayun, ang gusto kong yun. Attitude. Confident. Right. Tama nga ba na maging confident siya? Tingnan ang natin. D, ang kanyang ama sa langit ay... Correct! And good. We have a winner! We have a champion for this evening sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter and that is Blue Team. Blue Yan. Team, yes. Punta pwede tayo dito. Pwede namin kayo invite sa harapan. Punta Blue tayo Team. Dito sa front. Tara, tara, tara. Yan. Ang bilis. Alright. Talagang... Okay. Ating alamin ang kanilang counting. Paano sila naghanda sa ating Bible Encounter? Anong inyong secret? Secret. Sino pong spokesperson? Yan. Okay. Basa-basa lang po ng pandasal, I think. Wow, pandasal ah. Basa lang po. Talaga ah. Nagbasa. Uh-oh. Siyempre. No? Ano pa? Mayroon pa ba kayong ibang ginawa? Nagdasal po. Ang galing, nagdasal. Tama naman, di ba? Hindi pwedeng nag-aral lang, kailangan nagdasal. Kasi Word of God ang ating pinag-aaralan. Yun. O atin namang silipin kung ano yung inyong napanalunan. Ano bang laman yan? Yan. Merong ayan. Mga wow. Goodies from St. Paul's. Like Apo, may mga keychains. And crucifix. At meron tayong ating illustrated gospel pakita for natin, kids. Yung Halo Magazine. Yan po ang Halo Magazine. Yeah. So very effective, especially right. For youth. Diba? Oh, tama. Yes. Ayan. Sa ating mga viewers dyan, sa ating live streaming, ito pong mga products natin ay available po nationwide sa lahat po ng St. Paul's Bookstore. Yes, at syempre huwag kayong mag-alala, kayong lahat na sumali ay makakatanggap din po ng consolation prizes. That's right. Alright, congratulations sa ating Blue Team. Ay, teka, pwede ba nating malaman kung like anong ministries kayo nagbe-belong sa parish? Lector and commentator ayan. Po. Kaya naman sakto. Pala eh. Saktong sila yung nagbabasa. Kayo po? Lector and commentator. So lahat kayo, lector and commentators. Sadyang ang ating mga champions ay ang proclaimers of the word.
Tamang-tama nga lang naman. Hindi na kagulat-gulat ang kanilang sure win. Hindi naman. Naghanda rin naman kasi yan natin. Right. Yung iba taga anong ministries, for example, okay. Sabihin niyo na lang, ayan. Ministry of Altar Server po. Altar Servers. Parachute Ministry po. Parachute Ministry and kayo po? Halo-halo po. Nanay po ako ng mga ministry. Nanay po. Supportive. I see. Supportive kayo po yung parang nagsusupport sa kanila. Alright, very ayan. Good, no? Ayan. Talaga naman, no? Ang napaka-vibrant ng kanilang ministries dito sa St. John Mary Vianney Parish. That's right, Father. So muli po, congratulations sa inyong lahat. And thank you very much sa ating ating mga kabataan, ang future Bible scholars natin. Yes. Right. At huwag po kayo mawawala, magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalala. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalay herbal tea na yan, idalay herbal tea na yan. Narito na, Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para naman sa aking best AM station, Radyo Veritas. Sa ngalan po ng pamunuan ng Radyo Veritas, sinisikap na maging tinig ng katotohanan, ng daan, at buhay. Maraming salamat po sa Gawad Taglaw, and of course, God bless you all. Ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ay lubos na nagpapasalamat sa parangal na nakami bilang Best AM Station sa katatapos na 17th Gawad Taglaw Award. Ang lupo ng Gawad Tagapuring mga akademisyan ng Aninong Gumagalaw. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dahil dito, magsisilbing inspirasyon namin ang parangal na ito sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita. Sumainyo ang katotohanan. This portion is brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Mga kapanalig, kasambuhay. At ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul dito po sa Parish Bible Encounter. Congratulations po sa ating blue team, Lector and Commentators Ministry dyan po sa St. John Marie Vianney Parish sa Sembo, Makati City. At talakay na po natin kanina ang unang limang pag-sharing ni Archbishop Eamon Martins tungkol sa 10 tips for engaging in the digital highway. Malayan ninyo yan. Ang gamit lamang natin ay internet, pero it is called as the digital highway. By the way, kung gusto po ninyo itong mabasa ng buo, ma-access po ninyo ito kung ta-type ninyo ang hashtag capital all caps WCD 2019. WCD refers to World Communications Day. Ayan. So, ang una po nating limang tips, babalikan ko lang po ng napakabilis bago tayo dumako sa limang huli, no. Number one is be positive and joyful. Number two, avoid aggression and preachiness. Number three, never bear false witness in the internet. Number four, ubi caritas et amor. Where there is charity, there is love. Number five, have a broad back when criticisms and insults are made. When possible, gently correct. Gently correct. Ngayon po, pang-anim, ang sabi po sa atin dito ay pray in the digital world. Establish sacred spaces, opportunities for stillness, reflection, and meditation online. Alam niyo, noong bago-bago pa lamang po itong technology na ito, yung mass parts, ma-access na pala po natin through internet. Ano? Minsan po ako ay nagmimisa at ang isang nakatayo
habang binabasa ko yung gospel, yung nagsisimba, hawak niya ang cellphone. At binabasa niya. At sa isip-isip ko, pambihira, parang wala namang paggalang ito sa ginagawang misa. Nagpo-proclaim ako ng gospel eh, nagbabasa ng cellphone. No? Alam nyo, napahiya ho ako. Napaka-judgmental ko kasi after the mass, lumapit siya sa akin. Siguro, nahalata niya yung mukha ko, nagbago ang itsura. No? Nung pinapanood ko siya, parang hindi ko nagugustuhan nagbabasa siya ng kanyang cellphone. Yung pala po ay yung mass parts, sinusundan niya. No? Gusto niya na habang binabasa ko, ay na habang naririnig niya, ay binabasa din niya yung text mismo. No? So, ito po yung napakagandang sinasabi sa atin. Pray in the digital world. Establish sacred spaces, opportunities for stillness, reflection, and meditation online. Number 7, establish connections, relationships, and build communion. Marami pong mga grupo ngayon na yung i-add kayo na private group, no? Ito yung ini-encourage sa ating gawin. Establish connections, relationships, and build communion. Church has always been about gathering. In this, it is worth considering an ecumenical presence for the Christian churches online. The internet tends to be a place of ethical and intellectual relativism and often of aggressive secularism. The scandal of disunity among Christians can be easily exploited and exaggerated. Yung hapon nakakalungkot ko minsan, makikita natin nagiging yung hidwaan, no, laban sa people of different faiths. May nagtanong po sa atin, ano raw po ang kahulugan ng kapanalig? Ito raw po ba ay kapamilya sa isang pananampalataya? Tama po. Ang ating pong pananalig, ibig sabihin ay faith, kung kapanalig, edi kasama mo sa pananampalataya, kapamilya mo. The scandal of disunity can easily be exploited, exaggerated. Therefore, we must seek to share resources so that we can have a powerful gospel witness. Wouldn't it be wonderful if people started noticing online, see how these Christians love one another? Ito po yung sinabi sa mga unang Kristiyano noon sa Antioch. Napansin ng mga non-Christians, ay nako, mga Kristiyano yan, kasi they love one another. Wala sa kanilang nagugutom, tingnan ninyo. Kahit marami sa kanila ay mahirap, walang nagugutom because they are sharing the goods of for one another, with one another. No? Sana daw ho, ngayon, sa paggamit natin ng sa digital world, makita rin na see how these Christians love one another. Hindi yung siraan, hindi yung sumbatan, kung hindi how to encourage, no? And to guide people, even people who are Christians, not necessarily Catholics. Number 8, educate our young to keep themselves safe and to use the internet responsibly. Yan, ito yung tinatawag nating ethics in the use of the social media. No? Hindi tayo dapat maglalagay ng mga hate messages o kaya ng mga malulungkot, nakakatakot o kaya mga pagbabanta, no, sa social media. Sa halip, sabi nga sa atin sa first teaching dito, be positive and joyful. Number 9, witness to human dignity at all times online. Nakakalungkot po kung minsan makakakita kayo ng picture ng mga namatay, kinukunan mula doon sa kabaong. Naku, iwasan po natin yan. Kasi kawawa naman yung namatay, wala naman siyang kalaban-laban. Baka kung makakapagsalita lang yun eh, sasabihin niya, huwag makakunan. No? O kaya yung mga kuminsan, no, mga hirap na hirap na ang itsura, nasa ospital. No? Human dignity ang ini-stress dito. Human dignity. Seek, as Pope Benedict once said, to give a soul to the internet. We are well aware of the pervasive prevalence of pornography on the internet, which can pollute the spirit, destroy and degrade human sexuality and relationships.
reduce persons to object of gratification, draw millions into the commodification and commercialization of sex, feed the monster that is human trafficking. Ayan, alam po natin maraming nabibiktima niyan, mga kabataan, pati po mga adults, at kung meron man pong mga victims dahil may mga predators, no? Kung merong prey, mayroong mga predators, no? May nabibiktima. Kaya ito po ay pagtulong-tulungan natin sawatain. Number 10, last po, be missionary. Be aware that with the help of the internet, a message has the potential to reach the ends of the earth in seconds. Ito po yung mga nagtitrending. Balikan po muna natin ang ating mga kasama sa parokya sa St. John Marie Vianney Parish sa Sembo, Makati City. Maraming salamat po, Father. At ngayon po, mga kapiling natin, ang pinakamamahal na parish priest ng St. John Vianney Parish na walang iba kundi si Father Benjamin Hugueta Jr. Yes. Hi, Father. Welcome. Welcome, Father. Sambuhay Parish Bible Encounter. That's right. Hi, Father. Alright, welcome po sa inyong lahat dito sa St. John Mary Vianney Parish, Sembo, Makati City. Yes, you know. Father, can you tell us a little something about your parish? Balita po namin, bagong-bago po itong parish niyo. Bago lang itong parokya namin. We are erected 2002. Okay? Yan, bago pa lang, no, hindi pa kami nakakatawid ng aming 20 years. Okay? Yan. So, bata pa rin yung mga parishioners. Pero yung chapel, nag-exist na ito matagal na, no? Kasi ito ay chapel ng Guadalupe, ng Our Lady of Guadalupe. Ayun, right. Ganon. Opo. Ano po ba yung mga particular activities nyo na regarding sa biblical apostolate po dito po sa inyong parokya, Father? Mare gana. And then, nung ang Archdiocese of Manila ng Ministry on Biblical Apostolate. So, parang doon din kami nagsimula ng aming Ministry on Bible. So, ang Archdiocese sa pamumuno ni Father Rolly Garcia, papadala sila ng mga invitation for formation. So, nakabuo, main team na kami, no, ng aming Paris Biblical Ministry. So they attend yung mga formation and seminars. So pagdating sa yung pinaka sa parokya, wala pa, parang preparation pa lang, no, para yung mga magiging minister ng Bible, they are equipped ng mga kailangan para sa formation. Actually, dapat kasama din ako, kaya lang hindi rin ako nakaka-attend doon, eh, no? Kasi magaganda yung mga binibigay nila, mga modules. Okay, yun, ganun. Yan, talagang buhay na buhay ang ating ang Word of God dito sa ating St. John Mary Vianney Parish. Oo, right, talaga, Father? Naman, ano? Father, curious lang ako, bakit po St. John Mary Vianney ang patron of the parish? I mean, bakit? Meron po bang particular sino nag-dedicate? Ang cardinal sin. Mm-hmm. Dati ito ay Santo Niño Chapel, no? Mm-hmm. Pero nung ginawa itong parokya nung 2002, it was changed to St. John Mary Vianney Parish. Actually, hindi, ang narinig ko lang ito mga kwento, no, na parang sa Archdiocese wala kasing parokya dedicated to St. John Mary Vianney na patron ng mga pare. Ah. So, para sa Archdiocese of Manila, merong St. John Mary Vianney na parokya. So, ito yung ginawa, ang parokya na ito, no? Actually, Santo Niño nga ito, parang tao, sanay na sa Santo Niño. But nevertheless, it was the decision of the Cardinal Sin, para ito ay gawing St. John Mary Vianney Parish. Okay? So, yung devotion ng St. John, kailangan siyempre patuloy yung pagturo sa mga tao para eventually matanggap, pero makita nila na mahalaga na mayroong parokya na ang debosyon o ang patron ay ang patron ng mga pari, si St. John Mary Vianney. Ganon. Siyempre, no. Tama naman, Father, no. Dapat kaming mga pare ay meron kaming
ang aming patron ay merong simbahan din sa Archdiocese of Manila. Ayan. Okay, maraming salamat. Thank you very much, po, Father Benjamin Agueta Jr. Palakpakan natin siya. Apo. Opo. Maraming salamat po. Opo. At nice naming paalalahanan ng aming next parish na dadalawin. Ayan. Kumanda na po kayo dyan sa West Rembo, ang Santa Teresita Parish. Kayo po ang aming next na dadalawing parish. Ready. Kaya, be ready. Abangan niyo po kami dyan. Right. So, yan, Father. Thank you very much, Father. And okay. Of course, ating mga contestants, no? Okay, thank you very much sa inyong participation. Ha? Very active. Congratulations. And congratulations sa ating winners. Yes. That's right. Muli po, ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Ako naman po si Brother Ian Gabriel Ceblano ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumayin nyo ang katotohanan. Albert at Brother Ian, at sa atin pong parish priest si Father Benjamin Hugueta Jr. sa St. John Marie Vianney Parish na in-establish pa pala ni the late Cardinal Jaime Sin. At napakinggan po natin ang kanina ang sharing ni Archbishop Eamon Martins tungkol sa 10 tips for engaging the digital highway. Ito po ay nasa page din ng Catholic Bishops, no? Kaya pwede po nyo ma-access. At sumatotal, ang sinasabi lamang po nito ay let us be charitable in the use of social media kasi po this is a gift, this is a blessing coming from God, this technology. At pwede pong magamit sa mabuti pero pwede rin pong magamit sa masama. Alam naman natin na fake news o kaya yung mga unscrupulous people who are soliciting help na hindi naman totoo for selfish ends and motives, no? Ang atin pong mahal na Cardinal Chito Tagle ay paulit-ulit na po na nagwa-warning na kailanman hindi po siya humihingi ng donasyon through social media. At pag may gumagawa po niyan, nako, mag-isip po kayo ng maraming-maraming ulit bago po kayo magbibigay, no? Meron din po nagwa-warning kung noong unang panahon meron po tayong chain letter, ngayon po ay iba na. Through social media na. Now, if you don't share this, something bad will happen to your family. Hindi po ginagawa ng Panginoon yun. No? Hindi po siya nagpaparusa dahil hindi mo lang ishinare. No? Next week po, ay dadako tayo sa Santa Teresita Parish sa West Rembo, Makati pa rin. Ayan. Samantala ngayon po, tayo ay manalangin at isishare po natin ang panalangin nagaling po kay Meredith Gold. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Christ has no online presence but yours, no blog, no Facebook page but yours, O Lord. Yours are the tweets through which we love, through which love touches the world. Yours are the posts through which the gospel is shared. Yours are the updates through which hope is revealed. Christ has no online presence but yours, no blog, no Facebook page but yours. Panginoon, hinihiling po namin na turuan mo po kami na gamitin ang biyayang ito ng social media sa ikabubuti ng lahat at masunod po namin ang iyong bilin na ipangalat ang iyong mabuting balita sa pamamagitan po ng instrumento ng social media. Hinihiling po namin ito kay Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng Society of St. Paul, ng St. Paul Audiovisuals, at ng Radio Veritas, ito po si Father Paul Marquez na bumabati sa inyo ng magandang gabi, happy weekend, doing all for the gospel. Sumain niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season.
member Catholic.